Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And thank you so much guys for watching, for always supporting me sa mga nanonood from the start at sa mga bago po. Thank you so much for giving me your precious time. Shout out nga po pala sa aking mga katrabaho sa New Day Ladies, kila Aileen, kay Ate Jocelle, kay Ate Jules, kay Juju, kay Ate Now, kay Ate Kla, kay Zarina, kay Teresa, kay Ate Ren, and kay Ate Juby. Ayan. And also, shout out po sa aking family, sa parents ko, sa mga kapatid ko, kay mama, papa, kuya. Ayan. Thank you for sharing. Carlo, Ellie, ayan. Salamat sa pag-share. And shout out din sa mga friends ko sa TK2. Ayan. And friends, relatives, yung mga, alam mo yun, nung mga taong hindi ko ina-expect na isa-share nila, isusupport nila yung YouTube ko. Ayan, thank you so much kasi malaking bagay yun sa akin guys. Sobrang maraming salamat. And also, shoutout din kay Carlo DC. Patuloy na nagsha-share ng videos ko, umpisang-umpisa. Thank you so much. At kay Dennis, thank you. Sa lahat, maraming salamat po. So, let's go back to our main topic for today's video. Gusto kong i-share sa inyo guys yung experience ko. And ayun, gusto ko rin i-share sa inyo paano tayo magre-rent ng kimono dito sa Tokyo. At paano ang procedure when renting kimono sa Asakusa. This is not my first time to wear a kimono, but this is my first time wearing a kimono while walking around. Habang tayo mamamasyal, sumakay sa tren, pumunta sa park. Ayan. So, first time ko yan kasi yung first time kong magsuot ng kimono, that is, I think, ilang years na? 2000. So, I think, 9 years ago na yung first time kong magsuot ng kimono. And that is sa school namin, sa Japanese International School. At, ayun, first time ko siyang isuot. Pero, suot lang talaga. Hindi ako nakagala nun. At, saglit lang din siya. Para lang ma-experience namin magsuot ng kimono. So, etong isi-share ko sa inyo, guys. Ito, first time ko talaga magsuot at gumala. Okay? Kapag gusto nyo pumunta ng Asakusa, at, ayan, plano nyo magsuot ng kimono, syempre, sayang naman yung pagre-rent nyo kung wala kayong remembrance. So, it's better na magdala kayo ng photographer o yung kaibigan nyo na marunong mag-picture. O di kaya, doon mismo sa mga shop doon, marami kasing iba-ibang mga shop doon ng mga kimono. Meron din silang ino-offer na package. So, pwede din yung i-avail nyo yung with photographer. But of course, magbabayad kayo for that. Okay, sa akin, this day, I was so lucky kasi someone messaged me para ayun nga mag-photoshoot kasi gusto niya pumunta sa Tokyo, si Kuya Alan. Gusto niya kasi pumunta sa Tokyo para mag kumuha ng kanyang mga photos, mga portrait, ganun. So, minessage niya ako and then ayun, we agree na pupunta siya ng Tokyo and then ako naman, magsasuot ako ng kimono kasi ayun nga yung gusto niya rin is yung kimono, yung aming main, tawag dito accessories sa picture. Ganun. Basta ganun guys. So, si Kuya Alan is talagang photographer talaga siya. Tapos ako, ano lang niya ako, ayun, modelan niya lang ako sa araw na to. Pero sino ba naman na may ayaw sa picture? So, kaya ginarab na natin. Na nga guys, isa-share ko na sa inyo guys. Please keep watching and sana tapusin nyo hanggang huli ang ating video today. Thank you so much. Hello guys, nandito ako ngayon sa Asakusa at dito sa store. Itatry natin yung kanilang kimono.
lang, ito yung napili ko. Pipiliin ka nila kung anong kimono yung gusto mo, kung anong kulay, kung anong material. So, ito yung sa akin. Ayan. So, ayan, nag-bihis lang ako. ここは出す。あ、お願いします。
はい。So ayan, nandito tayo ngayon sa store kung saan ako nag-rent ng kimono. Guys, babalik ko na itong suot kong kimono kasi niretan ko lang siya. So hanggang 4:30 lang siya. Kailangan na siyang umbalik. Kore, to tara. Ano na ako Chotto kripilis din ko. Para-para dyan. Ani wa naru ka. So, ayun guys, tapos na yung ating kimono dahil 4:30 na. So, ito naman ako ngayon. At baka mamaya pupunta pa kami ng Shibuya. Or maybe Shinjuku para sa another photoshoot. Okay, siguro punta na ako ng Sakai Station ngayon para doon na lang kami mag-tour, makita ni Kuya Alan. Nag-enjoy din ako. Suotin yung kimono. Sobra. Pa-enjoy. Next time gusto ko mo isama naman dito si Mama at si Kaylin. A few inches later. Tapos na yung aming photoshoot ni Kuya Alan. And for today's summary, ayun, masaya naman. Kasi yung mga pinuntahan namin ni Kuya Alan is mga lugar kung saan first time ko makapunta din doon. So ayun guys, bali ako nag-rent ako sa Kyoto Kimono Rental. Tapos dito guys, marami silang iba-ibang package. So depende sa inyo kung anong gusto ninyong kunin. At pag pumunta kayo sa website nila, pwede nyo rin i-change yung language to English para mabasa ninyo yung content. So dito guys, ang kanilang package, meron silang standard kimono,
So hindi ko na isa-isahin yung description na meron din dito sa website nakalagay kung ano yung mga inclusions ng mga package na yon. So standard kimono plan 3,000 in yen and high-end kimono plan 4,000 yen and mamechio kimono plan 5,000 yen and meron silang antique kimono plan 5,000 yen. Meron din silang casual furisode plan 10,000 yen or isang lapad dito. And I think ito mas ayan ang mas mahal. Basta tingnan niyo na lang guys yung details. Tamad, sir. Hindi naman sa tamad. Pero kasi makikita niyo rin yan guys sa website. Kumpleta pa, 'di ba? Tapos meron din silang Taisho Roman kimono plan na 5,000 yen. Furisode Fukuro. Ayan. Basta ang dami. Meron din silang kimono plan for men. Marami din doon mga sir. Ayan, marami yan sila. So, i-visit nyo lang yung kanilang page. Tapos, pag gusto nyo nang mag-rent, kailangan magpa-reserve kayo. Kasi pag wala kayong reservation, hindi kayo pwede maka-avail po sa kanila, no? Tapos, guys, dito kasi sa shop na to, medyo mahirap siyang hanapin. For me, kasi yung first time ko pumunta, wala siyang nakalagay na Kyoto Kimono Rental. Ang makikita niyo lang doon ay isa siyang shop ng mga umbrella. So, ilalagay ko na lang din sa screen ko po kung anong itsura. Para pag nakita niyo yan, sure na kayo na yan talaga. Kasi ako noon, nalito pa ako, naligaw pa ako. Ang tagal ko sa labas, mga 30 minutes yata akong paikot-ikot. Basta ganun kasi hindi ko alam na yung umbrella shop pala mismo sa loob dyan, magtatanong ka sa staff about this, nagre-rent ka ng kimono at ituturo nila sa'yo na nasa second floor pala yung store nila. Okay, hindi nyo makikita basta-basta. Okay po, ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Thank you. Sana nag-enjoy kayo. See you again next time.